Kabanata 2161. Patuloy na umarte si Bertram na compost habang nakaupo sa harap ni Dexter. Mr. Cruz, tapos na akong kunin ang iyong mga pahayag. Salamat sa pakikipagtulungan. Pwede na ba akong umalis? Tanong ng huli. Siyempre, tumayo na si Dexter para umalis. Gayunpaman, sa kanyang pagtalikod, naglabas ng baril si Bertram at itinutok ito sa kanyang ulo. Tumigil ka dyan, Mr. Cruz. Tumigil siya sa paglalakad at lumingon. Kahit nakita niyang nakatutok sa kanya ng baril si Bertram ay hindi na siya nagulat. Si Eric at ang iba ay nagsumbong na sa kanya. Kaya isang himala kung si Bertram ay nagpakawala sa kanya ng ganoon lang. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Dexter. Kailangan mo ba talagang magtanong? Alam mo talaga kung ano ang ginawa mo. Sorry. Ayoko talaga. Sige. Paalala ko sa'yo. Bakit mo pinatay si Rhett? Bakit sigurado ka bang ako ang pumatay sa kanya? Dahil ba sa telang iyon? Siyempre hindi lang yun. Sabihin mo sa akin. Nasaan ka isang oras bago siya namatay? Nasa bahay ako, halata naman. Sinungaling. Malinaw na nagpunta ka sa isang hotel kasama si Rhett. At nakipag-away pa sa kanya sa isa sa mga silid. Don't spew nonsense if you don't have any evidence. Otherwise, you'd have to bear the legal consequences for what you just said. Fine. You want evidence. I'll give you evidence. Kilala mo ba kung sino si Ms. Lucy? Ms. Lucy from Mixel Group. Siyempre. Oo. Kilala ko siya. Minsan. Nagkaroon ng contradiction sa pagitan mo. Rhett. At Ms. Lucy. Tama. Oo. Kung ganoon. Nasaan na si Ms. Lucy? Paano ko malalaman? Mf. You're still trying to hide the truth. Pinatay mo siya at inilibing sa isang lugar malapit sa kumpanya mo. Hindi ba? Patay na si Lucy. Hindi ito inaasahan ni Dexter. Kung hindi ako nagkakamali, dapat itong si Sheldon. Siguradong sinisi niya ako. Parehong walang awa si Sheldon at Cushplan. Isang araw na lang. Pero nagawa nila akong madamay sa dalawang pagpatay. Hindi ko sila pinatay. Napakaraming ebidensya na magpapatunay na ikaw ang pumatay sa kanila. Ano ang dapat pabulaanan ngayon? Payo ko sa iyo na sumuko ka na lang. Stop resisting and turn yourself in obediently. Nang magkaaway ang magkabilang panig. May pumasok sa kwarto. Hindi napigilan ni Bertram ang pagtibok ng puso nang makita ang kakapasok lang. Ito ay si Clement. Ang kanyang agarang superior. Bakit siya nandito? Magiging mahirap kung hindi sinasadyang masaktan siya ni Dexter. Please stop right there. Mr. Bedsra. There's someone dangerous here. I'm worried na baka saktan ka niya. Mabilis niyang babala. Anong nangyayari? Mahirap ipaliwanag sa ilang pangungusap lang. Iuulat ko sa iyo ng detalyado mamaya. Long story short, mamamatay tao ang taong ito dito. Napaka-brutal niya. Kaya please leave the room. Mr. Bedsra, isang mamamatay tao. Dama po ang masamang tingin ni Clement kay Dexter. Nandito ako dahil sa kasong murder. Ha? Nagsusumbong ka ba ng pagpatay? Sino ang biktima? Curious na tanong ni Bertram. Yartranian kong kaibigan. Lucy. Hindi ako makapaniwala na kaibigan mo si Elsie. Ano? Alam mo rin ang tungkol kay Lucy. Isang pilit ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Bertram. Hindi niya akalain na kaibigan ng kanyang superior ang biktima ng pagpatay. Nahuli man niya ang mamamatay tao. Sisisihin pa rin ni Clement ang lahat sa kanya. Kabanata 2162. Kung tutuusin,
Pinatay ang kanyang kaibigan sa kanyang teritoryo. To tell you the truth, Mr. Bedsra, itong tao dito mismo ang pumatay kay Ms. Lucy. Ano? Agad na nagalit si Clement. How dare you kill my friend? May death wish ka ba? Tahan na, Bertram. May ebidensya ka ba na siya ang pumatay sa kanya? Wala pang matibay na ebidensya. Gayunpaman, siya ang pangunahing pinaghihinalaan mula sa isang legal na pananaw. Si Lucy ay nagpadala sa akin ng isang larawan bago siya namatay. Inala ko na ang taong nasa larawan ay ang mamamatay tao. Habang nagsasalita ay inilabas ni Clement ang kanyang telepono at ipinasa ito sa kanyang nasasakupan. Tingnan mo ang larawan at tingnan kung siya iyon. Mabilis na kinuha ni Bertram ang telepono mula sa kanya at pinag-aralan ng mabuti ang larawan. Inihambing ang lalaki sa larawan sa nakatayo sa kanyang harapan. Siya yun. Walang duda. Si Dexter Cruz yun. Pinag-aaralan din ni Dexter ang larawan. Kahit na medyo malayo ang kinatatayuan ng nasa larawan. At maliit ang sukat ng mismong larawan. Madali pa rin niyang nakikilala ang sarili. Ipinadala rin ang larawan mula sa numero ni Lucy. Dahil doon, tumangala si Dexter at tinignan ng malamig si Clement. Malaki ang posibilidad na pinadala ni Sheldon o Posh Plan si Clement dito. Una sa lahat, dati nang nagpa-background check si Dexter kay Lucy. At wala siyang kaibigang Clement. Bukod dito, hindi siya ang pumatay sa kanya. At hinding-hindi niya ipapadala ang kanyang larawan sa sino man. Sheldon or Cushplan must have sent Lucy's phone to Clement just to set up Dexter. Ano pa ang masasabi mo para sa iyong sarili? Cruz, may isa pang katibayan na magpapatunay na ikaw ang mamamatay tao ngayon. Sabi ni Bertram, I'm being convicted because of a piece of evidence like this. Bagaman hindi pa rin sapat na mahatulan ka. Sapat na para maibigay ang warrant of arrest. Ikaw ang pangunahing suspect sa ngayon. Kaya makikipagtulungan sa aming mga imbestigasyon. At sasabihin ko ito muli. Hindi kami papayag e-builders off. Pero hindi rin namin aakusahan ang inosente. Hanggat inosente ka, I'll be sure to prove your innocence kahit gaano pa karaming ebidensya ang tumuturo sa iyo. Sabi ng una, nakumunat ang noo. Nagsimulang tumawa si Dexter. Patunayan ang aking inosente. Ikaw, anong wishful thinking? Pagkatapos ng lahat, ang iyong superior, Clement, ay nasa parehong koponan ni Sheldon. Ang tunay na salarin. Kaya mo ba talagang manalo laban sa kanya? Kung gusto ni Dexter na patunayan ang pagiging inosente niya noon pa man. Madali na lang niya itong nagawa sa isang tawag lang. At hindi na siya kailangang makulong. Gayunpaman, ang paggawa nito ay magiging alerto sa Cash Plan at hindi niya sila maakit. Ito ang dahilan kung bakit pagkatapos niyang pag-isipan ito, nagpa siya siyang ipadala sa bilangguan. Sa ganoong paraan, magkakaroon ng malaking posibilidad na magpadala ang Cash Plan ng isang tao upang pumatay sa kanya. Sige, kung ganoon, makikipagtulungan ako sa iyo. Phew! Nakahinga ng maluwag si Bertram. Nag-aalala siyang patuloy na lalabanan ni Dexter ang pag-aresto. Sumunod ka sa akin. Ako mismo ang magpapakulong sa iyo. Oo naman. Hindi nagtagal. Ikinulong niya ang huli sa isang selda at sinabing, sabihin mo sa akin kung may naiisip ka na magpapatunay sa iyong pagiging inosente. Siyempre, kung ikaw ang pumatay sa kanila, mas mabuting umamin ka, kahit na ako ay just assumed my position. Superb pa rin ang investigating skills ko. Kaya wag mo nang isipin na makakalusot ka. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Dexter. Hindi gaanong nakatulong si Bertram sa kanyang plano. At asar pa rin siya sa tinutukan siya ng baril ng lalaki kanina. Ngunit hindi niya ito sinisisi. Pagkatapos ng lahat, si Bertram ay isang mapurol at matuwid na tao na gumagawa ng kanyang trabaho.
Buti na lang mapurol at matuwid din siya dahil mas mabuti pa ito kaysa manluloko. Kakaalis lang ni Bertram nang may lumitaw na figure sa harap ng cell sa isang iglap. Ito ay walang iba kundi ang Soul Wolf. Ang isang maliit na istasyon ng pulisya ay hindi kailanman makakapigil sa isang ultimate class warrior na tulad niya. Tinaman niya ng tingin si Bertram at sinabing, "Yung Vast Asterisk Road. How dare he lock you up? Dexter, may death wish ba siya?" Kabanata 2163. "It doesn't matter. He was just doing his job. Don't do anything to him." Soul Wolf. Nag-aalala si Dexter na mapatay ng mandirigma si Bertram dahil sa kanyang galit. Sa katunayan, siya ay walang awa. Dapat ba kitang tulungan ngayon? Dexter. No need. Kung gusto ko talagang umalis, kakailanganin ko ba ang tulong mo? Parte lang ito ng plano ko. Anong plano? Masyado nang nagtago ang cash plan. Kaya mahirap talagang hanapin sila. Ang plano ko ay magkulong dito para ilabas sila. F6. Cash plan is just full of cowards. They didn't dare to fight openly. And all they do is make sneaky moves like this. Tama na, Soul Wolf. Umalis ka muna. Ipapaalam ko sa iyo kung may mangyari. How about I stay here with you? Dexter. Kung matatalo ko si Bertram ngayon, siguradong ikukulong niya ako dito. Umalis ka na lang. Muli kitang binabalaan. Huwag kang gagawa ng kahit ano nang wala akong utos. At huwag mong atakihin ang sino man ng walang taros. Sige, kung ganoon. Dahil dyan, umalis si Soul Wolf na may pagkalungkot sa mukha. Hindi siya nag-aalala para kay Dexter. Dahil hinding-hindi siya mahahawakan ng isang maliit na istasyon ng pulis. Samantala, sa mansyon ni Sheldon, dumilim ang mga silid. At isang masangsang na amoy ang bomb alot sa hangin. Alam ng lalaki na ang amoy ay naiwan ni Lucy. Nararamdaman din niya na mas namulat at namulat ang hari sa kanyang paligid. Maging ang kanyang pag-iisip ay naapektuhan ng kanyang kamalayan. Napangiti si King sa kasiyahan. "You did a great job. Dalhin mo sa akin ang mas malalakas na babae na may iba't ibang pinanggalingan sa susunod. Ang kanilang kamalayan ay lubhang kapaki-pakinabang sa akin. Walang problema, basta't masaya ang kamahalan. Kumusta ang trabahong ipinagagawa ko sa iyo? Everything is going well. That is dead. And Dexter has been the prime suspect and was locked up." Oh, medyo nagulat si King. Alam niyang si Dexter ang Great Marshal. Paano posible na ang Great Marshal ay nakukulong ng ganoon kadali? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, inalam niya kung ano ang nangyayari. Siguradong pinaplano ni Dexter na ilabas ako sa pamamagitan ng pagpapakulong sa sarili. Napangisi na lang si King sa naisip nito. As if I'd head out so stupidly. Papatayin na lang kita ng patago. Ano ang susunod nating gagawin? Kamahalen. Maingat na tanong ni Sheldon. Dahil patay na si Rhett. Iba na ang ipapadala ng pamilyang Mixel para humawak ng Project Mixel. Kailangan mong panatilihin ang magandang relasyon sa kanila para makuha mo ang proyekto sa iyong mga kamay. Hindi mahalaga kung wala kang kikitain. O kung kailangan mong bayaran sila para dito. Kunin ang proyekto kahit anong mangyari. Markang paywa, markang paywa. Ha! Kamahalan! Hindi ba ang layunin ng Project Mixel ay kumita ng pera? Pera! Parang dumi sa katangkaran ko. I have other plans for Project Mixel after get the collaboration rights for it. Naiintindihan ko. Tapos, tungkol kay Dexter, dapat ko ba siyang patayin? Hindi. Determinadong sagot ni King. Wala ka nang pakialam sa kanya. Hayaan mo na lang siyang mabulok sa selda niya. Kahit na mayroong 1,000,000 Sheldon. Hindi sila magiging tugma ni Dexter. Ang huli ay maaaring mapatay sa halip. At ito ay magiging kapahamakan para kay King.
Walang lakas ng loob na magsalita si Sheldon para lumaban kahit na dismaya siya sa sitwasyon. Sige, magtrabaho ka na lang ayon sa plano. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Naiintindihan. Sagot ng una bago tumalikod para umalis. M. I heard you're looking for the third fortuna. Dexter. Hindi mo alam na nakatago ito sa Project Mixel. Diba? Maghintay ka na lang sa cell mo. Tapos, kapag nilamon ko na ang pangatlong fortuna, ay pupuntahan kita. Malamig na ngiting sabi ni King. Kabanata 2164. Habang papaalis si Sheldon sa mansyon, mas lalong nagalit at naagrabyado ang iniisip niya. Inagaw ni Dexter ang Project Mixel mula sa kanya at pinaramdam sa kanya ang labis na pagkakamali at kahihiyan. Sa sobrang frustrated niya ay kinailangan niyang pakawalan ang lalaki ng ganoon na lang. Ang kamatayan lang ni Dexter ang makakapaglutas ng puot sa kanyang puso. Sa pag-iisip, nagsimulang mabuo ang isang plano sa kanyang isipan. Dahil hindi ako hinahayaan ni King na patayin siya. Hindi niya ako masisisi kung namatay si Dexter dahil sa isang aksidente. Diba? Sa pag-iisip ng plano, sumakay siya sa kanyang sasakyan na naiwan. Nakakaramdam ng kasiyahan. Gayunpaman, sa sandaling umalis siya. Isang figure ang lumitaw mula sa isang sulok. Isang nakamamatay na aura ang nakapalibot sa kanila habang pinapanood ng figure ang pag-alis ng lalaki. Ito ay walang iba kundi si Brody. Pinaplano niya ang kanyang paghihiganti nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, bago pa man niya masimulan ang kanyang plano, nakakulong na si Dexter. Kaya, ang tanging nagawa niya ay i-stalk si Sheldon. Ngunit hindi siya makahanap ng tamang oras para makaganti. F.H. King Bastard, bakit kailangan mong gamitin ang sasakyan mo tuwing aalis ka? Hindi ka ba pwedeng maglakad? Nagmura si Brody bago sumakay sa sariling sasakyan para sundan si Sheldon. Hindi niya kayang sumuko kahit mahirap ang plano niyang paslangin ang huli. Siya ang nagpabangkarote sa akin. At ang dahilan kung bakit ako iniwan ng aking asawa. Siya ang dahilan kung bakit ako nasa Sire ngayon. Kaya dapat siyang mamatay. Dahil nawala sa isip. Sinisi ni Brody ang lahat kina Sheldon at Dexter. Tinundan niya si Sheldon hanggang sa Hot Spring Resort ng Intercontinental Group. Walang magawa si Brody dahil nanatili ang huli sa hotel buong oras. Nagpasya siyang manatili sa labas at matiyag ang maghintay para sa kanyang pagkakataong mag-atake. Gayunpaman, lumipas ang isang araw. At naubos ang kanyang pasensya. Naisipan pa niyang sumuko. Buti na lang at sa wakas ay nakalabas na ng hotel si Sheldon sa kalagitnaan ng gabi. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito. Tinundan siya ni Brody. Sa kalagitnaan, huminto si Sheldon para lagyan ng gasolina ang kanyang sasakyan. Hindi lamang siya nakakuha ng isang buong tangke. Ngunit bumili din siya ng dalawang dagdag na balde ng gasolina. Hindi maipalibot ni Brody ang kanyang ulo sa nakita nito. Bakit kailangan niya ng maraming gasolina? Matapos mapuno ang kanyang tangke ng gasolina, nagsimula muli ang una sa kanyang paglalakbay. Na nagmamaneho hanggang sa istasyon ng pulisya ay nakakulong si Dexter. Dahil hindi pa nahahatulan si Dexter, nakakulong na lang siya sa detention cell. Si Teddy lang ang naka-duty dahil midnight shift. Nauna na siyang ipinaalam ni Sheldon kaya madali siyang nakapasok. Sa kabilang banda, hindi ganoon kadali ang mga bagay para kay Brody. Nakapuslit lang siya sa pader na bakod para ituloy ang pagbuntot sa una. Nagmaneho si Sheldon hanggang sa detention cell ni Dexter. Pagkababa niya ng kanyang sasakyan, binigyan siya ng malamig na tingin ng huli at tinanong, "Ikaw, anong ginagawa mo dito? Nako, huwag kang masyadong malamig. Nandito ako para paalisin ka. Dapat nagpapasalamat ka sa akin. Paalisin mo ako. Saan? Impyerno. Siyempre," sabi ni Sheldon. "Itinuro ang lupa. Lahat ng ebidensya ay nakaturo sa iyo.
Ikaw ang pumatay kay Rhett at Lucy. Kaya walang paraan para mabuhay ka pa. Mamamatay ka rin sa huli. Kaya't maaari mo na lang akong tapusin ang iyong buhay. Buhay ngayon. Hahaha. Ipinagpatuloy niya. This is the police station. It's not somewhere you can fall around. May mga naka-duty dito. Hindi ka ba natatakot na tawagin ko sila at barilin ka? Mahusay na tanong. Lalong namula si Sheldon doon. Hayaan mo akong ipakita sa iyo kung kaya kong magpakatanga. Kung gayon. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang telepono at nagdial ng numero. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Bumaba ka rito, Teddy." Maya-maya, tumakbo si Teddy, na nasa duty upstairs, na may gulat sa mukha. Sumulyap siya kay Sheldon at napalunok. "Sigurado ka bang okay lang ito?" "Sheldon, huwag kang mag-alala. I have someone who has my back." Kahit na ang tulala na si Brody ay makahanap ng anumang bagay tungkol dito. Ang taong iyon ay magagawang ayusin ang lahat. Dapat kang lumayo dito. Teddy, hindi kita gusto. Para mahuli dito. Okay. Wala akong makikitang mangyayari dito. Dilasan mo na rin. Kailangan kong tumawag ng fire brigade para maapula ang apoy mamaya. Sige. Kabanata 2165. With that, nagmamadaling umalis si Teddy sa lugar. Napuno ng pagpatay ang mga mata ni Dexter habang pinagmamasdan ang pag-alis ng lalaki. Paano maglakas loob ang isang opisyal na makipagsabuatan sa isang kriminal at hindi gaanong pinapahalagahan ang buhay ng isang tao? Ang mga parasito na tulad niya ay kailangang harapin para sa kapakanan ng mga tao. Inintay ni Sheldon na makaalis si Teddy bago inilabas ang mga balde ng gasolina sa trunk ng kanyang sasakyan. Pagkatapos, ibinuhos niya ang lahat sa paligid ng detention center. "Don't worry. I'll be sure to visit your grave on your death anniversaries. Enjoy your time in hell." Then, hahaha. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng lighter sa kanyang bulsa at nag-apoy. Agad na bumuhay ang apoy. Kasunod ng mga bakas ng panggatong. Ganun pa man. Hindi nagpanik si Dexter. Ni hindi gumagalaw sa kanyang pwesto. Naramdaman niya ang ikatlong presensya sa isang lugar. Nais niyang ipakita nila ang kanilang sarili at makita kung ano ang kanilang ginagawa. Bukod dito, ang isang sunog na tulad nito ay hindi isang banta sa kanya. Hinintay ni Sheldon na lumakas ang apoy bago tumalikod para umalis. Gayunpaman, nakakagawa pa lang siya ng isang hakbang nang may lumabas na figure at hinampas siya ng baseball bat sa kanyang ulo. Naging itim ang kanyang paningin at sa isang iglap ay nahimite siya. Tiningnan mabuti ni Dexter ang figure at nakitang si Brody iyon. Sa kabila ng katotohanang nahimite si Sheldon, galit pa rin si Brody. Ilang beses pa niyang pinagpatuloy ang pagsipa sa lalaki. Noong una ay gusto na lang niyang patayin ang lalaking nilalamig na ngayon. Pero hindi niya ginawa nang makita niya si Dexter sa selda. Isang masamang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Kasalanan mo rin kung bakit ako naging ganito. Dexter, mamamatay ka rin. Pero hindi ako mismo ang papatay sa'yo. Originally, I planned to kill both of you myself before fleeing. But it, parang hahayaan ko na lang na iba ang gumawa ng maruming gawain para sa akin. Gusto ka ni Sheldon na patayin sa pamamagitan ng pagsunog sa lugar pero sa halip ay nagpakamatay siya sa apoy. Haha, wala itong kinalaman sa akin. At kaya kung mabuhay ang iba, ng buhay kong masaya, huwag kang mag-alala. Pupunta ako para kunin ang mga bangkay mo kapag sumikat na ang araw. Sana hindi na masunog ng tuluyan ang mga katawan mo. Walang sabi-sabi. Umalis na siya. You better turn yourself in. Brody, I might let you have a proper burial if you do so. If I gave the order to have your arrest, you will only end in worse. You're going to regret ever being born. Malamig na sabi ni Dexter.
Dapat nananaginip ka pa. Mag-uutos ka na hulihin ako. Mag-usap tayo kapag hindi ka papatay. Okay. Umalis si Brody habang humahagalpak ng tawa. Pero hindi siya sinundan ni Dexter. Ang tanging ginawa niya ay matiyagang maghintay para sa Koshkla na lumitaw. Umaasa siyang darating sila sa lalong madaling panahon upang iligtas si Sheldon. Patuloy na nag-aapoy ang apoy. At hindi nagtagal ay nakarating ito sa kinaroroonan ni Dexter. Mabilis niyang ginawa ang apat na pader na nakapalibot sa kanya gamit ang kanyang enerhiya. Kaya walang epekto sa kanya ang apoy. Gumapang ang apoy patungo kay Sheldon na nawala ng malay. At hindi nagtagal ay nagising siya sa nakakapasong init sa paligid. Ang una niyang ginawa ay tumingin sa paligid. Chitty, sino ba naman ang sumampal sa akin kanina? Napabuntong hininga na lamang siya nang makitang walang tao sa tabi niya. Saka lang siya tumayo para umalis. Gayunpaman, nagawa siyang pigilan ni Dexter gamit ang kanyang lakas. At hindi siya makagalaw. Chitty, anong nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Nag-aalalang sigaw ni Sheldon. Iyon lang ba ang mayroon ka? How dare you come after me with capabilities like that? Di ba sabi mo may taong makapangyarihan ang nasa likod mo? Bakit hindi sila nandito para iligtas ka? Is this your doing? Paano mo nagawa? Walang ideya si Sheldon na may ganitong enerhiya. Wala kang karapatang malaman. Hindi nagtagal ay umabot sa binti ng una ang apoy. Nasunog ang kanyang pantalon. At lalo siyang hindi komportable. Pakiramdam ni Sheldon ay malapit na siyang maalog sa bilis na ito. Wala akong ibang choice kundi humingi ng tulong sa hari ngayon. Sa sobrang hirap, naglabas siya ng isang papel mula sa kanyang bulsa. Ito ay tila isang uri ng anteng-anteng. At mabilis niya itong itinapon sa apoy. Kabanata 2166. Ang anteng-anteng ay parang bambang nagninangas. Na nagdulot ng nagngangalit na apoy na sumiklab sa buhay at pumukaw ng bagzo ng malakas na hangin. Tumagal ng isang buong minuto bago tumira ang buhawi. Noon lang, may lumitaw na silhouette sa gitna ng lahat. Ito ay isang hologram. At ang tao ay dapat na mula sa Koshklan. Nang makita iyon, sumigaw si Sheldon. Kamahalan, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Pakiusap. Nakasimangot na tinitigan ni King si Sheldon. Demon you. Nakulong ka sa isang malakas na bakas ng enerhiya. Saan nang gagaling ito? Sa wakas, nahanap na rin kita. Paninindigan ni Dexter. Nang inag ang katawan ni King nang hindi sinasadya habang nakatingin sa direksyon ng boses. Napagtanto lang na si Dexter iyon. Ikaw kasi. Ikaw talaga. Bulalas ni King. Humisi si Dexter. Oo, tama. Ako ito. I put in lots of effort to lure you out. Darn it. Nagmumura. Humihit si King pabalik sa katawan ni Sheldon para iwaksi ang enerhiya ni Dexter. Tapos, kumari pa siya ng takbo. Tumalon si Dexter at sinira ang selda ng bilangguan. Nauna upang maabutin si Sheldon. Habang kinokontrol ni King ang katawan ni Sheldon. Kumidlat ang huli. Gayunpaman, gaano man siya kabilis maglakbay. Hindi siya ang kapareha ni Dexter. Ang distansya sa pagitan nila ay nagiging mas maikli. Kasunod nito, naglabas si Dexter ng isa pang bola ng enerhiya at naprotektahan ang katawan ni Sheldon. Bagamat hindi niya nagawang paghigpitan siya ng buo. Ang paglipat ay matagumpay na nabawasan ang kanyang bilis. Chitty, si King ay patuloy na nagmumura. Alam na ang mga bagay ay hindi pabor sa kanya. Kung nagpatuloy ang ganitong sitwasyon, hindi lang mawawala sa akin si Sheldon. Hindi ko rin mapoprotektahan ang sarili ko. Sa huli, walang pagpipilian si King. Kundi isuko si Sheldon at mabilis na umalis. Inabol siya ni Dexter mula sa likuran. Bagamat bakas lamang ng kamalayan si King. Ang bilis niya ay talagang kapantay ng mga mandirigma ng Celestial Class.
Napanatili ni Dexter ang isang pare-parehong distansya sa kabilang partido nang hindi ito hinihila pa o pinaikli. Hindi maganda ang hitsura ng mga bagay. Alam niyang magdudulot lamang ito sa kanya ng masamang epekto at mauubos ang kanyang enerhiya. Sa kabilang banda, si King ay bakas lamang ng kamalayan na walang aktwal na pigire. Kaya naman, wala siyang tibay sa simula. Sa huli, inilunsad ni Dexter ang Ammo Needle, na may kakayahang kumitil ng buhay ng isang tao. Dahil ang kanyang enerhiya na ipinadala ay hindi gaanong nakapipinsala kay King. Nagpa siya si Dexter na halmahin ito sa Ammo Needles at ipadala ang mga ito sa paglipad patungo sa lahat ng mga acupoint na magpapahirap kay King. Lo and behold, nagtagumpay ang plano ni Dexter. Gayunpaman, ang nakakadismaya ay hindi malubha ang pinsalang natamo kay King. Bilang isang resulta, ang mesa ay hindi naiikot. Fumang. Dexter bellowed. Koshplan. Ikaw ba ay mahiyain bilang isang daga? Anong duwag? Nanunuya si King. Hindi tulad mo. Isang King class warrior. Isa lang akong walang pangalan na sundalo mula sa Koshplan. Sino ang umaasta na parang bully sa pamamagitan ng paglalagay ng isang maliit dito? I think it's you. The respectable warrior, who's gladly abusing his kataasan. Natigilan si Dexter. Ang hari ni Sheldon ay itinuturing lamang na isang sangla sa loob ng Koshplan. Kung gayon, sino ang tunay na mandirigma? Gaano siya kalakas? Halatang natarante si Dexter. Paano kung atakehin ng Koshplan ang mundo ng mga tao? Magagawa ba nilang ipagtanggol ang kanilang sarili? Ang kinalabasan na ito ay hindi mahuhulaan. Nagsimulang mabalisa si Dexter dahil parehong nabigo ang enerhiya at Ammo Needle na maapektuhan si King ng pisikal. Naiwan lamang sa kanya ang isa pang paraan na inaakala niyang maaaring makapinsala sa hari ng matinding fortuna. Ang tanging pag-asa ng buong Eurasia. Nang walang karagdagang abala, inilunsad ni Dexter ang kanyang sukdulang kapangyarihan sa pamamagitan ng fortuna. Ang nagising na dragon ay umungal sa kalangitan at sumugod pasulong patungo sa kalaban nito. Sa pagkakataong ito, nakaramdam si King ng pananakot ng dragon. Mabilis niyang inikat ang kanyang ulo para lamang makuha ang pagkabigla ng kanyang buhay. Anong lakas ng pananampalataya? Ang enerhiya ay walang alinlangan na nagambala. Ang kanyang luhikal na kahulugan na nagpapadala sa kanya sa isang estado ng pagkalito, habang siya ay tulala pa rin. Ang dragon ay sumugod sa harap ng kanyang mga mata, sa isang dumadagendong na dagendong. Tumagos ito kay King. Arg! Napasigaw si King sa sakit. Kabanata 2167. Dahil dito, mas naging translucent ang katawan ng hari. Ang kanyang kamalayan, masyadong, ay makabuluhang nabawasan ng kalahati. Siya ay malubhang nasugatan at nasa bingit ng pagkawala sa manipis na hangin. Lubhang nanlumo si King. Alam na kailangan lang ni Fortuna ng isang strike para matapos siya. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Tinuri ni Dexter si King at napagtanto na hindi nasaktan ang kanyang puwersa sa buhay sa kabila ng pagkakaroon ng mas transparent na figure at higit na naubos ang antas ng enerhiya. Kaagad, inutusan ni Dexter, Fortuna, atake. Gayunpaman, nagtago si Fortuna sa dibdib ni Dexter at tumanggi na kumilos ayon sa kanyang utos. Ilang beses man siyang tumawag kay Fortuna. Hindi ito tumugon. What the h-le? Nagdilim ang ekspresyon ni Dexter. Dang it! Anong meron kay Fortuna? Bakit siya nagpapahinga ngayon pagkatapos lamang ng isang welga? May magagawa ba siya sa ugali niya? Dahil walang paraan si Dexter para kumbansihin si Fortuna na kumilos muli. Kailangan niyang gawin. Bagay sa kanyang sariling mga kamay. Nawala ang lungkot kay King nang makita niyang walang ginagawa si Fortuna. Tuwang-tuwa at umaasa, sumikat ang apoy ng pag-asa mula sa loob. Sa kawalan ng Fortuna,
Ganap akong makakatakas mula sa pag-atake ni Dexter dahil napanatili ang puwersa ng buhay ko. Kaya, nagpatuloy siya at sinindihan ang kanyang puwersa sa buhay upang mapabilis ang kanyang bilis at tumakas ng mas mabilis. Medyo napagod na si Dexter. Ngayong na-turbocharge na si King. Tuluyan na siyang nawala sa kanya. Bilasan sana ni Dexter ang kanyang lakad para mahabol si King kung gagamitin din niya ang kanyang life force. Gayunpaman, hindi niya nakita ang pangangailangan na gawin ito. Ang kanyang pangunahing layunin ay hindi upang sirain si King. Ngunit upang tukuyin ang isang paraan upang harapin ang Kashtlan. Ang Kashtlan ay isang estado lamang ng kamalayan na hindi maaaring mapinsala ng enerhiya at pisikal na pag-atake. Ang Fortuna ang tanging mahika na maaaring makapinsala ng husto sa Kashtlan. Ako lang ang nagtataglay ng Fortuna. Paano pa magagamit ng iba ang Fortuna sa kanilang mga pag-atake? Marami pang dapat saliksikin si Dexter. Pagbalik ni Dexter, si Teddy, na naka-duty, ay nagpupumilit na kalad ka rin si Sheldon palabas ng apoy. Halos mapatalon siya sa balat niya nang makita si Dexter. Oh gosh! Paano? Kamusta ka pa? Nang mag-apoy si Sheldon. Si Teddy ay nagtatago sa malayo. Kaya, hindi niya alam kung ano ang nangyari at ipinagpalagay na si Dexter ay nasunog hanggang sa mamatay. Ngayong lumitaw si Dexter na hindi nasaktan sa harap niya. Siya ay lubos na nabigla. Malamig na sagot ni Dexter. Paano ako mamamatay ng ganoon kabilis bago kahusgahan? How brazen! Walang karapatang husgahan ako ng isang presong katulad mo. Sigaw ni Teddy. Inabuso mo ang iyong awtoridad na makipagsabuatan sa underworld. Tumanggap ng mga panunuhol. At pinabayaan ang mga pangangailangan ng mga taong nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Kamatayan lamang ang makakapagbayad para sa iyong mga kasalanan. Deklara ni Dexter. Ay, natigilan si Teddy. Sa loob ng ilang segundo, may pumasok sa isip niya. Kunin mo. Lumuhad ka gamit ang mga kamay mo sa likod ng ulo mo. Sigaw ni Teddy. Nadala mo ang iyong sarili sa mas malalim na problema sa pamamagitan ng pagtaka sa bilangguan. Idinagdag niya. Haha, diverting the blame to accuse me instead. Ha, bulalas ni Dexter. Patuloy ni Teddy. I've informed the head of the police station. Bertram and his people will be here real soon. There's no way you can break free this time. I advise you to surrender now and higa sa sahig. Dun huwag kang gumalaw ng kalamnan. O babarilan kita. Si Teddy ay nagbibigay ng mga pahiwatig upang himukin si Dexter na tumakas bago dumating ang mga pulis. Hindi niya totoong intensyon na pakawalan si Dexter. Pilit niyang ginagamit iyon bilang pain para tuksohin si Dexter. Para mabunot niya ang gatilyo nang tumakbo si Dexter. Gayunpaman, walang plano si Dexter na tumakas. Dahil sa pagkadismaya, nabalisa si Teddy. Binuksan niya ang tagapagtala ng pagpapatupad ng batas. Na may pag-asang makuha ang ebidensya ng pagkasira ng bilangguan ni Dexter upang bigyang katwiran ang kanyang dahilan sa pagbaril sa kanya. Tahimik na umupo si Dexter. Okay. I shall wait for Bertram. I might as well deal with all of you rotten apples once and for all. Manahimik ka na. Sinong masasamang mansanas ang tinutukoy mo? Iniuutos ko sa iyo na ilagay mo ang iyong mga kamay sa likod ng iyong ulo at bumagsak sa sahig. Kung hindi, babarilan kita. Tinubukan ni Teddy na galitin si Dexter sa kanyang mga sinabi. Kabanata 2168. Nakita ni Dexter ang kanyang masamang plano. Agad niyang inilabas ang kanyang lakas at pinalipad si Teddy. Panang nakahandusay siya sa sahig. Natarante siya sa nangyari. What was that? What hit me? What's going on? Bago pa niya ito maisip. Isang tropa ang sumugod. Ito ay si Bertram at ang kanyang puwersa ng pulisya. Napatulala silang lahat nang makita nila ang apoy. What on earth happened? Bakit may sunog? Sinong naka-duty? Teddy, ikaw ba?
Oo. Oo. Ako ito. Sumasakit ang buong katawan ni Teddy. Tumawid si Bertram para tulungan siyang makatayo. Ano ba, Teddy? Sino ang umatake sa iyo? At saka, sino ang nagsunog? Sagot ni Teddy. Si Dexter po. Sinubukan niyang tumakas sa kulungan. That explains the fire. I did my best to stop him but to no avail. I'm badly wounded. Sige, supilin mo siya. Huwag kang mag-alala sa akin. Delikado siyang tao. I suggest you leave the law enforcement recorded while you shoot him dead. It will save you a lot of trouble. Dexter Cruz. Pinanggit ni Bertram ang pangalan sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Pagkatapos, inihiga niya si Teddy at inilabas ang kanyang baril. Paglapit niya kay Dexter, sumunod naman ang mga tauhan niya. Inilabas nila ang kanilang mga armas at itinutok kay Dexter. Biglang huminto si Bertram ng mga tatlong talampakan ang layo niya kay Dexter. He asked like an eager predator glaring at its prey. Tinatay mo rin si Naret at Lucy. Hindi ba? Umiling si Dexter. Hindi. Hindi ko sila pinatay. Sumigaw si Bertram. Basura. Kung inosente ka, bakit mo binalak ko mawala sa kulungan? Halatang nagigilty ka. Paano mo nalaman na gusto kong ma-prison break? Just based on what his one-sided accusations. Balik tanong ni Dexter sa kanya. Natigilan si Bertram. May punto siya. Teddy, may ebidensya ka ba na magpapatunay na nakatakas siya sa kulungan? Paano ang recorder mo? Nakunan ba ng video ang proseso? Tanong ni Bertram. Bumilis ang tibok ng puso ni Teddy. Oh no, I'll be in deep she asterisk T kung titingnan ni Bertram ang recording. There's evidence of my duel with Sheldon. I wanted to delete it earlier but was interrupted by Dexter. Dang it. I can't believe I forgot to turn it on. The fire came like a bolt from the blue. Kaya, nagpanik ako at mabilis siyang nakaisip ng dahilan. Mukhang bigo si Bertram. Ngunit piniling manahimik. Pagkatapos, pinaling niya ang tingin kay Dexter. Mabilis na sinamantala ni Teddy ang pagkakataon at inihagis ang kanyang recorder sa apoy. Inihayag ni Bertram. Dexter, hindi ko masasabi kung may balak kang lumaya sa bilangguan. Hindi ko rin makumpirma kung ikaw ay ang salarin sa likod ng apoy. Bukod dito, wala rin akong ideya kung ikaw ang nanakit kay Teddy. Gayunpaman, ikaw ang aming pangunahing sospek. Inihiling ko na makipagtulungan ka sa amin sa buong imbestigasyon. No problem. Anyway, ayaw mo bang malaman kung bakit nasa lugar na ito si Sheldon sa isang hindi makadyos na oras? Sheldon? Sino yan? Nagtataka si Bertram. Namula agad ang mukha ni Teddy. Chitty, paano ko ipapaliwanag ang hindi makatarungang presensya ni Sheldon? Kasalanan niya ang lahat para sirain ang perpektong plano at gumawa ng napakaraming butas. Hinabol pa ni Bertram. Teddy, sino si Sheldon? Bakit nandito siya sa lock-up ng hating gabi? Malamang nandito siya para bumisita. Hindi ako masyadong sigurado sa sarili ko. Dahil nahimite siya dahil sa umuusok na usok. Sa tingin ko, mas mabuting isugod natin siya kaagad sa ospital. Unahin ang kaligtasan niya. Mungkahi ni Teddy. Bilasan mo. Isugod mo siya sa ospital. Pagsang-ayon ni Bertram nang hindi nag-iisip. Pinipigilan ang sakit na nararamdaman sa buong katawan. Pinuhat ni Teddy si Sheldon at tumakbo palayo. Umalis muna tayo sa lugar na ito. Kapag matauhan na si Sheldon, pwede tayong mag-discuss, magkaparehas ng kwento at mag-cover sa isa't isa. Kabanata 2169. Hinding-hindi papayag si Dexter na umalis ng ganoon si Teddy bago siya tanungin. Pagkatapos ay nag-ipon siya ng isang bola ng enerhiya at itinuro ito kay Teddy. Matagumpay na naiipit siya nito sa sahig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teddy na parang 2 toneladang bigat ang nasa katawan niya.
Inis na inis siya at hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Aba, ano sa lupa ang nangyayari? Pakiramdam niya ay nagulo ang isip niya. Ilang segundo na ang nakalipas. Maayos pa rin ako. Pero ngayon, parang dinudurog lahat ng buto ko. Ang bigat na ito sa akin ay hindi mabata. Nako, tinasapian ba ako ng masasamang espiritu? Ah, ano, Teddy? Ayos ka lang ba? Kitang-kita kong nasaktan ka ng husto. Ani Bertram, Jake, mangyaring ipadala ang nasawi sa ospital. Utos ni Bertram. Napansin ni Jake ang natanggap na order at inihagis si Sheldon sa kotse. Sandaling inisip ni Dexter ang buong sitwasyon at hinayaan si Sheldon. Hindi pa siya pwedeng mamatay. Dahil siya na ang natitirang clue para tulungan akong makarating sa Kushplan. Hiniling ni Bertram. Dexter, magsasagawa kami ng imbestigasyon sa kasong ito. Bilang nag-iisang suspect, mangyaring makipagtulungan sa amin. Bumagsak ka ngayon sa sahig at ilagay ang iyong mga kamay sa likod ng iyong ulo. Dexter negotiated. I can do as you say but on one condition. Sige, sabi ni Bertram. Gusto kong makita ng personal si Clement Bedswell. Ang iyong immediate superior. Bakit ganon? Naguguluhan si Bertram. Sumagot si Dexter. Dahil wala ka sa anumang posisyon para makipag-usap sa akin. At saka, mayroon akong ilang classified information para sa kanya. Ako, nagalit si Bertram. Ngunit nakompromiso sa huli. Sure, I'll contact Mr. Bedswell. Ang bagay na ito ay may malubhang implikasyon. At ito ay sumabog ng higit sa kung ano ang kayang hawakan ni Bertram. Dahil si Zek ay may ilang classified na balita na ibabahagi kay Clement. Ito ay dapat na isang bagay na napakahalaga. Hindi kayang magkamali si Bertram sa pamamagitan ng pagkaantala nito. Kaya naman, kinuha niya ang phone niya at tumawag. Noon, masaya si Clement. Oras kasama ang isang masahista sa isang hot spring resort sa ilalim ng Intercontinental Group. Hindi na kailangang sabihin. Ito ay paunang inayos ni Sheldon. Nang makita niya ang caller ID, isang masamang pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa hukay ng kanyang tiyan. Maingat niyang sinagot ang tawag. Yes, Bertram. Anything. Mr. Bedswell. May nangyari. I'm afraid I need you to make a trip here. Sambit ni Bertram. Anong nangyari? Tanong ni Clement. Ang suspect, si Dexter Cruz, ay nagsunog at sinubukang tumakas sa kulungan. Hindi pa namin siya napasuko. At ang bagay na ito ay medyo hindi na makontrol. Bukod doon, siya ay nagclaim na may ilang mga pangunahing lihim para sa iyo. Conjectured ito ay tungkol sa kaso ng pagpatay. Sa makatuwid, kailangan ka namin dito, Mr. Bedswell, paliwanag ni Bertram. Oh boy, sige, papunta na ako. Ibinaba niya ang tawag. Nagmadaling nagbihis, at umalis papuntang istasyon ng pulis. Galit na galit, sinusumpa ni Clement si Sheldon sa kanyang isipan. Di man ka, Sheldon. Ang plano ay isali si Dexter sa kumunoy at pagkatapos ay patayin siya minsan at para sa lahat. Ngayon, buhay pa siya at sinubukan pang eye prison break. Kung tataas ito, baka magkagulo rin ako. Stupid Sheldon. What a incompetent bastard. Kung alam kong mangyayari ito, sa simula pa lang ay tumanggi na akong tulungan siya. Sinubukan niyang abutin si Sheldon nang nasa kalsada siya. Ngunit walang sumasagot sa kanyang mga tawag. Bilang kahalili, tinawagan niya si Bertram. Mabilis talaga napunta ang tawag. Tanong ni Bertram, mayroon ka bang mga tagubilin para sa akin? Mr. Bedswell, sumagot si Clement ng isang tanong. Kumusta ang sitwasyon doon? Paalala ni Clement, it might all be an act. Perhaps, it's the calm before the storm. Anyhow, don't let your guard down. Continue to watch him vigilantly. If there are any suspicious acts, just shoot him.
Rest assured that I'll bear the consequences. Your lives matter. So, it doesn't matter if he's mistakenly pumatay. It's better to be safe than sorry. Kabanata 2170. Nagpahiwatig si Clement kay Bertram na ipapatay si Dexter. Gayunpaman, hindi mabasa ni Bertram ang pagitan ng mga linya at talagang inisip na nag-aalala si Clement sa kaligtasan ng kanyang mga tauhan. Asterisk. Bilang ganti, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat. Salamat, Mr. Bedsra, sa iyong pag-aalaga at pag-aalala. Sisiguraduhin naming mauuna ang aming kaligtasan bago mahuli ang sospek. Huwag kang mag-alala. Paano ako hindi mag-aalala kung ikaw ay isang tanga? Nagpatuloy si Clement sa pagbaba ng ilan pang mga pahiwatig. Sa kasamaang palad, lahat sila ay na-misinterpret ni Bertram. Sa huli, nagpabalistik si Clement at ibinaba ang tawag. Isinusumpa kong i-dismiss kita sa sandaling matapos ko ang malaking problemang ito. Wala akong dahilan para manatili sa tabi ko ang tanga. Ilang sandali pa, dumating na si Clement sa istasyon. Nang makita ang kaguluhan, galit na galit siyang sumigaw. Ito ay katawa-tawa at hindi ka panipaniwala. Dexter Cruz, hindi mo pinagsisihan ang iyong mapusok na pag-uugali. Ngunit mas lalo kang lumala. Prison break. Nagsunog ng apoy. Nakagawa ka ng isang krimen. Pagkatapos ng isa, talawak na dapat kang patayin sa lugar. Nakangiting ngumisi si Dexter kay Clement. Mr. Bedsra, paano mo nalaman na sinunog ko ang lugar o sinubukan kong tumakas? Pabulaan na ni Clement. Hindi ba halata? Ano bang sasabihin mo ngayon? Sa tingin mo babulag tayong lahat? Sagot ni Dexter. Oh well, since nandito ka, then I'll spill the truth. Bertram, naon mo na ba ang video recorder? Tumango si Bertram. Oo, nagre-record ito. Patuloy ni Dexter. Lahat ng sasabihin ko sa iyo at bawat salitang sasabihin ko ay totoo. Ginagarantiya ko iyon sa sarili kong reputasyon. I-post before revealing. Ang pumatay kay Rhett at Lucy ay si Sheldon. Magkalaban tayo. Inakusahan niya ako ng pagpatay upang mahugasan ang kanyang mga kamay sa kaso at manalo ako minsan at para sa lahat. Mr. Saunders mula sa Haliten Hotel kasama ang dalawa pang saksi. Kasama si Clement na naruroon. Eto ngayon. Nasuhulan na lahat para pagtakpan siya. Nagpatuloy si Dexter. Noong una, gusto ni Sheldon na sunugin ang lugar na ito ngayong gabi at patayin ako. Kaya, nawalang makatuklas ng katotohanan. Tinong mag-awesome na ang isang aksidente ay naging blessing in disguise para sa akin. After lighting the sunog, nawalan siya ng malay at muntik nang mawala ng buhay. Sinamantala ko ang pagkakataon para makatakas. Hindi ako nagkakamali. Paulit-ulit na nagpahiwatig si Clement na palayasin mo na ako. Diba? Kapag nangyari iyon, tuluyan ng sarado ang kaso. Bit isang maliit na pandaraya lang. Maaari sana niyang sisihin ako at ipagpalagay na ako ang mamamatay tao. Pagkatapos noon, wala na siyang dapat ikatakot dahil hindi na magsasalita ang mga patay. Ang mga salita ni Dexter ay nagpagulong-gulong sa mga pulis na naroroon. Ang fiasko na ito ay parang isang drama sa TV. Nakakabaliw na nakakaaliw. Lahat ay tumingin kay Clement ng nakakalito. Inaabangan ang kanyang mga rebuttal. Iniisip kong siya, maaaring higit pang bigyang katwiran ang kanyang sarili. Lalong nagdududa ang tingin ni Bertram kay Clement nang maalala niya kung paano siya naudyukan ng huli na wakasan ang buhay ni Dexter ng ilang beses sa telepono. Inampis ni Clement ang kisame at sumigaw. Bastard! You're digging your own grave for alleging me for all the crimes I didn't commit. You will pay the price legally. Dexter retorted. Sabi ko ginagarantiya ko ang bawat salitang banibitawan ko sa reputasyon ko. Pinagdududahan mo ba ang pagkatao at dignidad ko? Mapang-asar na sagot ni Clement.
M. Karangalan. Dangal. Anong reputasyon mayroon ang isang mamamatay tao? Isang tao. Halika at sakupin siya. Kung maglakas loob siyang lumaban, barilin mo siya. Dexter mocked him. Wow. Mister. Dedsra. I can sense that you really want me dead since you bring this up again. Ako. Nawala ng masabi si Clement. Nag-backfire ang kanyang plano. Pinangunahan ni Bertram ang kanyang koponan at pinalibutan si Dexter. Tinitigan ni Clement ang isa sa kanyang mga nasasakupan. Isa siya sa mga especially iyan na itinanim ni Clement bilang katulong ni Bertram. Ang kilos ay paraan ni Clement para sabihin sa nasasakupan na kumilos kaagad kung magpakita ng senyales ng pagtutol si Dexter. Bahagyang tumango ang nasasakupan. Gayunpaman, muli silang binaygo ni Dexter. Nakaugat siya sa lugar na kasing tatag ng bundok. Pagtingin sa harapan, walang ekspresyon ang mukha niya. Walang pakialam. Walang makapagsasabi kung ano ang iniisip niya.